Itinuturing na welcome development ng LGBTQ+ community ang pagpayag ng Vatican na basbasan ng mga pari ang same-sex couples. Pero paalala lamang sa lahat na hindi ito sakramento ng kasal. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Sa Biblia na mismo galing, walang kinikilingan ng Diyos. Ito umanong basihan para payagan ng Vatican na basbasan ang couples in irregular situations. Kasama dyan ang same-sex couples. Sa landmark ruling ng Vatican na aprobado ni Pope Francis, pinapayagan na ang mga pari sa simbahang Katoliko na magbigay ng basbas o blessing sa mga same-sex couples. Gayun din ang mga mag-live-in partner at divorced. Ayon sa naturang desisyon, hindi dapat pigilan ng simbahang Katolika ang sinumang nais mapalapit sa Diyos. Pero may kondisyon. Una, ang blessing ay hindi katumbas ng sakramento ng kasal. Hindi rin daw nagbabago ang pagtingin nila sa same-sex marriage. Case-to-case basis din ang pagpapasya ng pari na magbigay ng basbas sa same-sex couple. Sa kabila nito, sinabi ng grupong bahaghari na binubuo ng mga LGBTQ+ community na welcome development pa rin sa kanila ang landmark ruling ng Vatican. Kinikilala po natin na isa po itong forma ng pag-abante. Na kinikilala na ang LGBT persons, pag nagmamahalan sila, may karapatan na ma-recognize sa ilalim ng simbahan. Dagdag pa ng bahaghari, matagal na ang kasaysayan ng pakikibaka sa karapatan ng mga LGBTQ members. Kabilang narito ang karapatang mabigyang pagkilala ng simbahan. Nakikita rin ng grupo na pagkakataon ito para mapagtibay ang pagdinig sa Kamara ng Sexual Orientation and Gender Identity Expression o SOGI Equality Bill. Napakalaking tanong po, kung ang Pope natin, ang Santo Papa, in support na kilalanin at bigyan ng recognition ang mga LGBT, why not you? Para naman kay Father Tony Labiao, ang Caritas Philippines Executive Secretary, suportado naman nila ang desisyon ng Santo Papa dahil lahat daw ay may karapatan na mabless. Pero kung si House Committee on Human Rights Chairman at Manila Representative Benny Abante ang tatanungin, tutol siya sa desisyon ng Vatican. You're opening the Pandora's box of everything. When before, it was not actually accepted. Sa amin, syempre, that is actually... Not acceptable to us because divine truth tells us that it's against God's law. Umaasa ang LGBTQ+ community na mas maging bukas pa ang publiko sa usapin para sa kanilang karapatan dahil magkakaiba man tayo ng paniniwala, lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Mobile Journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.